Mula sa simpleng buhay ay naging kilala ng mga vloggers sina Kong TV at V. Cortez. Matapos magtayo ng YouTube empire na may milyon-milyong subscribers at million views, pumasok sina Kong at V sa iba't iba pang negosyo. Gaano nga ba sila kayaman? The Philippine Showbiz List presents Gaano Kayaman sina Kong TV at V. Cortez. Kong TV as an entrepreneur. Isa sa mga pinakasikat na YouTube vlogger ng bansa, si Lincoln Velasquez o mas kilala bilang Kong TV. Sa paggamit ng umuusbong na industriya ng online vlogging sa pamamagitan ng YouTube, ginamit ni Kong at na kanyang grupo ng Team Payaman ang platform upang magtayo ng kanilang space sa digital world. Nilikha ang content na lubos na nagpapahayag ng average Pinoy humor at isang simpleng makakarelate na lifestyle. Bukod sa kanyang nakakatawang mga YouTube video, isang matalinong negosyante rin si Kong TV. Katunayan, dahil sa kanyang kasikatan, siya ay agad na nag-invest sa iba't ibang negosyo upang palaguin ang kanyang mga ari-arian. Ilan sa mga negosyo nito ay ang Kong Clothing, isang clothing merchandise na para sa kanyang mga tagahanga at taga-suporta. Mayroon itong mga reseller sa buong bansa at sa ibang bansa. Noong October 2020, pinasok naman ni Kong ang food business sa pamamagitan ng pag-franchise ng Don C. Lechon Manok by Kong TV sa Molino, Bacoor City, Cavite. 5 buwan pagkatapos, nagbukas naman siya ng isa pang negosyo na tinawag na Will Z on the South. Ito ay isang shop para sa pag-aayos at dealership ng sasakyan na matatagpuan sa Muntinlupa City. Bukod pa rito, ay nag-invest din siya sa skincare line business na kanyang asawang si V. Cortez. Si Kong TV ang otorisadong regional distributor ng V-Line Skincare para sa Region 4A. Kaugnay nito sa isang vlog entry, ibinahagi ni Kong TV sa kanyang milyong subscribers na nagpasya siyang mag-franchise ng bagong food business na tinatawag na Big Roy's Boodle Fight. Ayon sa V-Line Entertainment News, natapat na tagahanga ang Team Payaman at si Kong TV ng loyal patrons ng Boodle Fight Restaurant sa BF Homes Paranaque. Bumisita din si Kong noon sa Pioneer Branch na kilalang go-to Boodle Fight Place para sa iba pa mga celebrities at social media influencers. Kong Pound. Mula sa Payaman Mansion 2.0, lumipat ang Team Payaman papunta sa kanilang sariling compound na tinatawag na Kong Pound. Ang Kong Pound ay may mga kapitbahay na bahay para sa mga miyembro ng Team Payaman. Mayroong isa para kina Kong TV at V, Neneng Lamig at Boss King, Junie Boy at Vian Iligan, ang mga content creator at isang staff house. Si Kong TV, V, at kanilang anak na si Kidlat ay nagtayo ng tahanan sa 2 palapag na bahay. Mayroong maliit na seating area na bumabati kapag binuksan ang pinto kung saan makikita ang pader ng YouTube Play buttons, parehong iginawad kay Kong TV at V. Makikita sa ground floor ng bahay ang kanilang eleganteng common CR. Sa editor's lounge naman, makikita ang kanilang work from home setup ng mga workstation. Ang living room at dining area ay may tinatawag na French window mirrors na tumutulong upang gawing mas malaki at mas maluwang ang maliliit na mga kwarto. Mayroon din mga French window mirrors sa 2 palapag ng bahay. Sa kitchen area naman, makikita mo ang mga wooden cabinets na nakalaban sa dominanteng puti at kulay krema ng mga pader, mesa at sahig. Mapapansin din ang ilang mga kagamitan sa kusina. Mayroong 5-burner gas oven, air fryer, automatic rice maker, isang coffee station na may capsule coffee machine at isang mini bar kung saan nakalagay ang mga liquor at baso. Ang master's bedroom, bagamat maliit, ay inilalaan para sa mga pangunahing kagamitan sa kwarto, kama, telebisyon at kanilang sariling banyo. Sinabi ni Vina ang kama at ang paneled headboard ay mula sa kanilang dating tahanan sa Payaman Sean. Hindi rin mawawala ang pinakabagong tambayan ng Team Payaman sa loob ng bahay. Ang kanilang terrace ang nagsisilbing tambayan tuwing gabi para sa V-Line Girls at iba pang mga miyembro ng Team Payaman na sa mahangin na simoy ng hangin at aesthetic na string lights. Kong's TV Dream Car. Hindi man hayagan sa pagbibida ng kanyang yaman, walang duda na si Kong ay nagmamay-ari din ng mga mamahaling sasakyan. Isa nga rito ay ang Lincoln Navigator, ang luxury vehicle division ng Ford na siyang tunay namang pangalan ni Kong TV. Sa katunayan, ang mga matatalim na mata na kanyang mga tagahanga ang nakapansin na may Lincoln Navigator noon sa kanyang garage. Natagpuan ito ng isang gaming video creator na si Unraptured TV at ibinahagi ang mga screenshot sa kanyang Facebook page. Sinabi niya na ito ang pinakamalaking pangarap ni Kong TV na bilhin ang kotse. Sa isang mabilisang paghahanap online, ayon sa official website ng brand, ang presyo ng 2020 edition nito ay nagsisimula sa mga 3.6 million pesos.
Bukod dito, pagmamay-ari rin ni Kong ang isang Toyota Fortuner na binili niya noong December 2018. Kaugnay nito, sinurpresa ni Kong ang kanyang pinsang si Marvin Dato Velasquez II na siya rin nagtatrabaho bilang kanyang assistant ng isang Hyundai Accent car. Sinabi ni Kong TV na ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa pagtatrabaho ni Dato ng mabuti. Samantala, noong nakaraang taon, napa-hashtag sana all naman ang mga netizens sa surpresang regalong binigay ni V kay Kong TV. Batay sa litrato na ipinost niya sa kanyang social media account, ang motorsiklo na ibinigay niya kay Kong ay isang Suzuki Bergman 400 ABS 2023 na nagkakahalaga raw ng halos 2 million pesos. Kasama ang larawan ni Kong na nakasakay sa kanyang bagong ride, sinabi ni V na kahit mayroon na silang baby, gusto pa rin niyang iparamdam sa kanyang partner na pwede pa rin niya itong tratuhin parang baby. Kong TV and V as stakeholders. Ang YouTube power couple ay bumukas ng bagong mga negosyo sa King Sisig at Bulalo World. Bukod sa pagiging official na endorsers, sina Kong TV at V ay itinuturing na rin na stockholders ng pinakamabilis na lumalagong casual restaurant chain sa Pilipinas. Noong June 2023, ginanap ang kanilang official na photoshoot para sa King Sisig at Bulalo World. Pinahayag ng dalawang kasiyahan sa kanilang bagong paglalakbay bilang endorsers at stockholders ng nasabing kumpanya. V's Louis Vuitton Bag Collection. Nagsimula si V na kolektahin ang mga designer pieces. Batay sa kanyang Instagram account, isa sa mga paboritong brand niya ang Louis Vuitton. Sa isa sa kanyang mga post, pinakita ni V ang kanyang Louis Vuitton on-the-go bag. Isang structured tote na perfect para sa trabaho o maging sa mga mabilisang weekend trips. Ayon sa spottedfashion.com, ang presyo ng bag na ito ay umaabot mula 120,000 pesos hanggang 130,000 pesos. Gusto ni V sa kanyang Louis Vuitton Palm Springs bag ay kanyang versatility. Naisang gamitin ito bilang sling bag pero maaari rin itong gawing shoulder bag o backpack. Invested din si V sa Louis Vuitton Petite Boîte Chapeau Monogram Canvas Bag. Ang versatile luxury bag na ito ay pwedeng isuot bilang clutch at mini cross body bag. Available ang bag na ito sa website ng brand na mga 235,000 pesos. Tulad ng karamihan sa kanyang Louis Vuitton bags, versatile din ang Alma BB bag. Pwedeng dalhin ito bilang top handle bag o isuot bilang cross body bag. Ang bagong Louis Vuitton Alma BB bag ay may presyong 71,000 pesos sa kanilang official website. Kong on his first pamana worth 288,000 pesos to Kidlat. Talaga naging abala ang paghahanda ni Kong sa pagdating noon na kanilang anak na si Kidlat. Katunayan, maaga pa lamang ay bumili na siya isang Martin & Co. guitar na nagkakahalaga ng halos 288,000 pesos para sa kanyang uniko iho. Ayon sa official website ng brand, ang gitara ay binasi sa gitara ni Eric Clapton na ginamit niya sa kanyang iconic MTV Unplugged performance noong 1992. Ipinaliwanag ni Kong TV na nais niyang simulan ang pagtuturo kay Kidlat sa pagtugtog ng instrumento tulad ng ginawa na kanyang ama noong bumili rin ito ng gitara para sa kanya. Kong TV and V's Grand Wedding. Noong June 17, 2024, ay nagpalitan ng kanilang wedding vows sina V at Kong sa isang marangyang seremonya na ginanap sa Laron Shata Parish Church sa Muntinlupa City. Si V ay isang napakaganda na kakabighaning bride sa kanyang fully crystallized gown custom made na gawa ni Leo Almodal, isang Filipino fashion designer. Ang bodies, buong palda at mga manipis na mangkas ay pinaganda ng Swarovski crystals na sinamahan ng isang magarang bridal train at veil. Ang bridal ensemble ni V ay pinatibay ng isang bouquet ng banayad na lumalagong Zantedisha at marikit na Lily of the Valley na maingat ang inihanda ni Gideon Hermosa na siya rin nag-ayos ang lugar ng seremonya ng kasal. Samantala, si Kong TV ay kumikislap sa kanyang all-black suit na disenyo ni Francis Libiran. Ang kasal ni V at Kong TV ay maingat na inorganisa ni Princess Anne Ramos ng Events by Miss P. Ang pag-ayos ng event para sa venue ng reception sa Manila Marriott ay pinamamahalaan ni Dave Sandoval, habang ang nice print photography ay nagsilbing tagapagkuha ng mga hindi malilimutang sandali sa kanilang mga espesyal na larawan at video. At katulad ng inaasahan, ang Grand Wedding ay dinaluhan ng ilang pangalan sa industriya. Kasama sa mga tumayong principal sponsors sina Kong at V ang mag-asawang Alex Gonzaga at Mikey Morada. Kabilang din sa nakidiwang na kanilang pag-iisang dibdib ang Team Payaman at V-Line Group, karamihan sa kanila ay bahagi ng entourage ng kasal. Matapos ang kasal, nag-post si V sa kanyang Instagram at sinabing, "No more kapitbahay, yes to asawa." I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito.
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!